Ika-anim na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Paraon. Dahil sa kapangyarihan ko, papayagan niyang umalis kayo sa bayan niya. Itataboy pa nga niya kayo." Sinabi pa ng Diyos kay Moises, "Ako ang Panginoon. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Pero hindi ko ipinakilala sa kanila ang pangalan kong Panginoon. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila, na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng Kanaan, kung saan sila nanirahan bilang mga dayuhan. Narinig ko ang hinaing ng mga Israelita na inaalipin ng mga Ehipsyo, at inalala ko ang kasunduan ko sa kanila. Kaya sabihin mo sa mga Israelita, ako ang Panginoon. Palalayain ko kayo sa pagkaalipin sa Ehipto. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, matinding parusa ang ibibigay ko sa mga Ehipsyo at ililigtas ko kayo sa pagkaalipin. Ituturing ko kayong mga mamamayan at ako'y magiging Diyos ninyo. At malalaman ninyo na ako ang Panginoon na inyong Diyos na nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako kong ibibigay kina Abraham, Isaac at Jacob. Ibibigay ko ito sa inyo bilang pag-aari ninyo. Ako ang Panginoon." Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, pero hindi sila naniwala sa kanya dahil nawalan na sila ng pag-asa sa sobrang pagpapahirap sa kanila bilang mga alipin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Lumakad ka at sabihin sa Paraon na hari ng Ehipto, napayagan na niyang umalis ang mga Israelita sa bayan niya." Pero sinabi ni Moises sa Panginoon, "Kung ang mga Israelita nga po'y hindi nakikinig sa akin, ang Paraon pa kaya? Lalo na't hindi ako magaling magsalita." Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Sabihin ninyo sa mga Israelita at sa Paraon na hari ng Ehipto, na inutusan ko kayong pangunahan ang mga Israelita para lumabas ng Ehipto." Ang mga ninuno ni na Moises at Aaron. Ito ang mga ninuno ng mga sambahayan na nagmula sa lahi ng Israel. Ang mga anak na lalaki ni Ruben, na panganay na anak ni Israel, ay sina Hanok, Palu, Hezron at Carmi. Sila at ang mga pamilya nila ay ang mga angkan na nagmula kay Ruben. Ang mga anak na lalaki ni Simeon ay sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar at Shaul. Si Shaul ang anak ni Simeon sa isang Kananeya. Sila at ang mga pamilya nila ay ang mga angkan na nagmula kay Simeon. Ang mga anak na lalaki ni Levi ayon sa kasaysayan ng lahi niya ay sina Gershon, Kohat at Merari. Nabuhay si Levi ng 137 taon. Ang mga anak na lalaki ni Gershon ay sina Libni at Shimei. Ang mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Izar, Hebron at Uziel. Nabuhay si Kohat ng 133 taon. Ang mga anak na lalaki ni Merari ay sina Mali at Mushi. Ang mga angkan nila ay nagmula kay Levi ayon sa kasaysayan ng lahi niya. Napangasawa ni Amram si Jochebed na kapatid ng kanyang ama. Ang kanilang mga anak na lalaki ay sina Aaron at Moises. Nabuhay si Amram ng 137 taon. Ang mga anak na lalaki ni Izar ay sina Korah, Nepheg at Zikri. Ang mga anak na lalaki ni Uziel ay sina Mishael, Elzaphan at Sitri. Napangasawa ni Aaron si Elisheba na anak ni Aminadab at kapatid ni Nashon. Ang mga anak nilang lalaki ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ang mga anak na lalaki ni Korah ay sina Asir, Elkana at Abiasar. Sila at ang mga pamilya nila ay ang mga angkang nagmula kay Korah. Si Eleazar na anak ni Aaron ay nakapag-asawa ng isa sa mga anak ni Putiel. Ang kanilang anak na lalaki ay si Phinehas. Sila ang mga ninuno ng pamilyang nagmula kay Levi. Ang Aaron at Moises na nabanggit sa listahang ito ay ang Aaron at Moises na inutusan ng Panginoon na manguna sa pagpapalaya ng bawat lahi ng Israel sa Ehipto.
Sila ang nakipag-usap sa Paraon na hari ng Ehipto na palayain ang mga Israelita sa Ehipto. Inutusan ng Panginoon si Aaron na magsalita para kay Moises. Nang nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises sa Ehipto, sinabi niya kay Moises, "Ako ang Panginoon. Sabihin ninyo sa Paraon na hari ng Ehipto ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Pero sinabi ni Moises sa Panginoon, "Hindi po ako magaling magsalita, kaya hindi makikinig ang Paraon sa akin."